Bagong video naman po tayo ngayong araw. At ngayong araw ay pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat at hindi dapat gawin, lalo na kung nagsisimula ka pa lang dito sa game. Alright, so ito na po mga master ang aking character. Job class natin mula sa archer naging hunter at ngayon isa na siyang sniper. Ayan. Yan yung ating mga items. Tatlo na ang 5 star. Susunod magta-trans na tayo ng isang item dito. Pero yan, gusto ko muna kasi lahat ko yung 5 star. So yun, punta na nga tayo sa pag-uusapan natin. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin, lalo na kung beginner ka pala? Unang-una dyan mga master ay yung mga items dito sa bag. Yun, pinaka dapat tingnan, tatanda, lalo kung nagsisimula pa lang kayo sa larong to, dapat ay hindi kayo basta-basta lang na magdi-delete ng mga items na to. Yan, yung mga master. Pwede kayo magdi-delete kapag may mga malalakas na kayong items. Pero hanggang kung maaari, huwag muna kayong mag-delete mga master. Bakit? Kaya magagamit nyo yan dito sa pag-craft ng mas malalakas na items. Kagaya nito, 3 star, kailangan mong kunin yung... ito 4 star, kailangan mong kunin yung 3 star item. Yan. Ngayon, kung dinis-assemble mo na to, binura mo na yan sa bag mo, halimbawa, disassemble gear ka na, wala na. Ha? Maghahanap ka na naman ng item na yan. O kaya, magka-craft ka na naman, yan, na talagang mas mahirap. So, yun dapat tatandaan nyo mga master, hanggat maaari, huwag nyo munang i-delete to, o i-disassemble, pero makikita nyo sa akin, meron akong 4 star, itong 4 star, ito 5 star, 3 star. Kaya itong mga 1 star, pwede ko na itong i-disassemble. Dahil wala naman na yan. Tsaka yung mga doble pala. Yan, pwede na yung i-disassemble yung mga doble. Yung magkakaparehong items na hindi naman. Dahil isa sa bawat klase lang naman itong kailangan ninyo. Alright, sunod naman mga master. Mas maganda kung habang low level pa kayo, patataasin nyo na itong bag nyo. Yung expand bag weight. Yun. Kailangan yung gumasto dyan na nasa 30 niyang vine. Ito yan. Yung parang pusa dito. Nasa taas. Kailangan nyo lang gumastos ng 30 niyang vine. Pero yung nauna kong upgrade dito nasa 20 lang. Worth it din naman yan dahil nasa 20 yung madadagdag sa bag weight nyo. Mas madaming capacity yung bag. Mas madaming items ang malalagay ninyo. Alright, sunod mga master, dapat yung tandaan, pinaka-importante din sa larong ito, itong dispatch. Yan, dito kayo pinaka-makakakuha ng mga items, crafting items na kailangan nyo. Sabi ito, Glacier Heart, Ruby, pero pinaka-importante dito mga master, ay itong mga, ano ba tawag nito, itong mga crystals, itong mga gems. Yan, mataas ang quality niya. Mahirap din yan makuha. Yan yung pinakamaganda. Ito kasi, pwede mo rin naman ito makuha sa map. Ito, pahirapan din ito. Yan, maganda yung makuha. Kaya, hanggat maaari, mas maganda kung mas madami yung companion ninyo. Ito sa akin, meron akong isa, dalawa, tatlima, anin, pito. Yan, meron na tayong siyam na companion. Lahat yan sabay-sabay kung dinidispatch. Yan. Tsaka, isa pang pinaka-importante pala mga master, ito. Yung trade. Bawat isang trade, umaabot ng mga 3 hours or 6 hours. Magkakakuha kayo ng 5 RO points. Yung RO points na yan, importante yan. Kailangan nyo din yan ipunin. Meron ako 1,700 ngayon. Iniipon ko lang yan, bawat oras o bawat 6 hours. Dinidispatch ko to. Yung dalawang to. Ayun. Kaya dapat mas madami kayong companion, mas maganda dahil mas mabilis kayo makakapag-farm ng items na gagamitin nyo para dito. Yan, kagaya yung items itong ruby, kailangan yan, makukuha nyo yan dito sa dispatch. Itong ilonium, sa craft lang to, sa hunting field. Ito yung mga mahihirap kasing kuna. So yan yung dapat yung para mabilis kayo makakuha ng dispatch, kailangan i-abuse nyo mga master itong box. O dito sa
ang special. Yun. Kapag nakakuha na kayo nito, double pass. Ito agad kunin nyo. Yan, continue nyan. 3 star. Worth it yan dahil magpilaking marami-raming items na magbibigay nyan sa inyo. Ito para sa double. Pero mas maganda kung pinyo na unahin nyo. Makukuha nyo tong double pass dito mga master. Sa double. Yan. Wait lang. Ito, na-clear ko na ito. Yan dito. Pag dalawang beses nyong na-clear yan, alam ba, itong anim na box na to, yan, anim na yan. Lahat yan na hunt nyo, natali yung kalaman dyan. Makukuha nyo na yan. Tapos pag nakuha nyo, punta agad kayo dun sa craft. Bili kayo ng dagdag na companion. Para yan, mas mabilis ang farming ng items nyo. Yan ang pinaka-importante mga master, yung craft ng items. Mas mabilis kayo magkapag-craft ng items, mas mabilis din yung mas mabilis din kayo makakakuha ng mas malalakas na items. Ganyan sa akin dito. Tatlong 5 star, tatlong 4 star. Bukas, ito naman. 5 star naman itong kukunin ko. Next, kailangan yung tatanda mga master ay yung cards. Yun, marami kasi nagtatanong sa akin, ano ba yung dapat gawin sa mga cards? Yun mga master, hanggat maaari, kung di pa 3 star o 4 star yung cards nyo, huwag nyo man ang activate. Siguro huwag yung level 10 lang, kagaya sa akin, dito 2 star lang, level 10 lang. Yung mga 3 star, level 20 na. Yung 4 star, yun, ginagawa ko ng 56. Ito naman 3 star, 10, 25. Dahil yung mga cards na to, pagka nakakuha kayo ng mas malaki, mas malakas, pagpapalit yun yan. Kaya hanggat maaari, huwag nyo munang focusan to dahil kailangan nyo talaga nitong seni. Magastos yan sa seni. Kailangan ipon lang. So yun, dapat sa cards. Hanggat maaari mga maso sa cards, huwag nyo munang gastusin. Isa pa pala, pinakauli natin tips para sa mga beginners ay ito. Hanggat maaari, mag-ipon na kayo nito sa Tree of Darkness. Yan, dito sa Tree of Darkness, pinaka-basic, pinaka-mabilis kayo makakakuha nitong Star Crystal. Bawat araw hanggang 4 na Star Crystals ang pwede ninyo makuha. Napaka-importante nito mga master. Bakit? Dahil yan yung ginagamit para, wait lang, kunin muna natin itong MVP. Yan. Yung Star Crystal na yun, yun ang ginagamit para makapag-craft ng mga malalakas na items. Kaya ganito, kailangan nyo liman yan. Limang Star Crystal para makakraft ng 5 star items. Yun, maliban nyo pa yan dito. Hanggat maaari, mas maganda ipunin nyo na yan. Itong Tree of Darkness, ipunin nyo na yung Star Crystal. Yun. Bawat isa nyo mga master, sa pag-harvest nyan, 360 minutes, mga 6 hours din yan para makuha nyo. Para makapag-harvest, kailangan kayo mag-select ng materials tapos mapuno nyo itong required point. Ano ba ito? Yan. Try natin kung pwede na ba tayo makapag-harvest. Sana mapuno na ito. Yun. Kaso kapos. Kaso kapos tayo mga master. Nasa 279 points. Pero kailangan natin 3,000 points. So yung mga master, dapat makapag-farm kayo na makapag-farm ng mga items para mabilis nyo mapuno na. Kasi yun lang, mahirap dahil ginagamit nyo rin yung items. Pero mas maganda talaga mag-ipon kayo itong Star Crystal na to para mabilis yung pag-craft nyo ng mga malalakas na item. So yun, inaantay ko na lang kung matapos yung next dispatch, 38 minutes, 120. Tapos ito naman 20, mga 140 na yun. Tapos ito rin, inaantay ko rin to. Pag matapos yun, pwede na ako ulit makapag farm dito sa Tree of Darkness na to. So
So yun, itong mga bastos pinakakailangan nyo habang maaga pa, ipunin nyo na yan para mabilis kayo makapag-craft ng mga malalakas na items. Kasi sana yun, meron pala ako ditong isa na lang natitira sa akin dito, sa aking bag. Yan, isa na lang siguro yung natitira sa akin na material na yun, yung star crystal. Talaga, yun, meron talang isa na lang talaga, katapos pa lang natin mag-craft nito yung cold heart. Yun, so yun lang mga master, dapat yung tatandaan lalo sa mga beginners dyan. Pinaka dapat yung tandaan yung cards, yung bag, tsaka ito talaga yung pinaka importante, yung pag-farm nitong star crystal. So yun lang mga master muna, yun lang para sa ating video. Bye bye.